To just give you a background, ito pong magsasalita, he suffered yung tinatawag na exfoliative dermatitis secondary to psoriasis vulgaris with psoriatic arthritis. Ladies and gentlemen, join me in welcoming couple to, pero unahin muna po natin yung babae para siya magsabi kung ano talaga yung nangyari. Join us in welcoming Mr. and Mrs. Mario and Ludy Raymundo. Ang asawa ko po kasi siya po ay fireman, man in uniform. So, alam naman po natin, hindi na dapat ipagtanong ko ano ang kanilang lifestyle. Kagaya po nung ipakikita namin sa inyo ng mga pictures niya before siya magkasakit. Ayan po siya kasama yung apat sa aming anim na anak. Heavy built po talaga ang katawan niya. 89 kilos po. Ayan po siya sa gitna. Siya po ang fire marshal noon sa Giginto, Bulacan. Yan pong pictures na yan ay taken bago siya nagkasakit. Noon po yung June 12, 2001. Noong pong time na yon, nag-uumpisa na siyang makaramdam ng arthritis. Kasi nga po, sa sobrang hilig sa pagkain, sa pag-inom, ayun, unti-unti, nagkakadepresya na sa katawan. So, tumaas po ang uric acid niya. Tinry po niya na mag-dieta. Yung pag-dieta na yon, ang nakasama pala sa kanyang health dahil nabigla na bumagsak yung resistensya niya. Humina ang immune system. Kaya po, common na sa dugo nila yung psoriasis dahil may auntie siya at may kapatid na may psoriasis. Lumabas din po sa kanya yon. Ayan po siya, yung pictures na yan, taken ng February 2002. Nagmula lang po yan nung nagkaroon siya ng sugat dito sa noo, September 2001. Doon po nag-umpisa na kumalat sa ulo hanggang sa buong katawan. September to February, in 5 months time, lumala po siya ng ganyan. Dahil sa sobrang hina ng resistensya ng katawan niya, hindi na nakayanan ng immune system niya yung pagkakaroon niya ng psoriasis. Noon pong time na yon, lahat ng mga kaibigan namin na gustong makatulong dahil nakita na ang kalagayan niya ay parang hopeless na. Sinasamahan po kami sa mediko, sa ibang dermatologist, sa iba pang doktor na alam nila na baka sakaling makatulong. Pero lahat po na yon, sa pagpupursigi po namin na mahanap talaga yung makagagaling sa kanya. Kasi kahit po ganyan ang kalagayan niya noon, hindi po nawala sa puso namin yung pag-asa na meron pang kagalingan yung karamdaman niya. Deep in our hearts, alam namin na pagsubok lang yung aming pinagdadaanan. May purpose kung bakit dinaranas namin iyon. Hindi lang namin alam kung hanggang gaano katagal. Then, nagkataon po na yung isang kaibigan namin na kasamahan niya sa trabaho. May kagrupo po yon sa ME na nagpo-forever na po siya at meron bayaw na gumaling din sa sakit na psoriasis. So, sinamahan po sa amin yon. Isang gabi dumating sila. Sila Tita Huling, Tito Rudy, si Upline Merly at si Tito Benny. Habang kinakausap po namin sila, may duda sa aming isip na baka, kasi nadinig ko na pang Forever Living dati pa, 1998. May nagre-recruit na po sa akin, pero hindi ko siya pinansin. Pinagbigyan ko lang siya na nag-sign up ako, pero hindi ko in-intention na alamin kung ano yung negosyong nilalapit niya sa akin. So, habang kausap po namin sila, nandun yung duda na tipong, ano ba itong mga tao na to? Ganito na yung kalagayan namin. Parang gusto pa kaming iraket. Pero
doon nga po kasi sa kalagayan yun noon na halos lugaw na lang yung kaya niyang kainin, dalawang kutsara, umaayaw na. After 4 days po na pag-oobserba namin sa kalagayan ng asawa ko, na noon ang sabi ng derma namin ay kailangan na siyang ma-confine dahil na dehydrate na. Sobrang dami na po yung natatanggal na balat na sa isang maghapon, 2 dustpan ang nawawalis namin sa buong kwarto. Sa bilis ng pagpapalit ng balat niya, na doon naman tumatapon yung nutrients ng kanyang katawan. So lugaw lang po ang kinakain, tapos ganun kabilis tumatapon ang balat niya. Wala nang nutrients na pumapasok sa ibang parte, sa ibang organs ng katawan. So nag-isip na kami, ba't hindi natin subukan? Kung sabi nila food supplement ito, baka sakali nga na makatulong. So nung pang-apat na araw po, tinawagan ko po si Tito Benny, siya ang nag-sponsor sa akin. Sabi ko, gusto ho namin na subukan, baka nga sakali na makatulong. After nung 1 litro na nainom niya, nakaramdam na po siya na ginanahan na siyang kumain. So tinuloy-tuloy po namin yung pagbili ng products at pag-inom niya. Hanggang sa makaisang buwan, nakakilos na po siya ng kusa niya. Kasi nung datnan po kami nila Tita Huling noon, tinutulungan ko siya na ikilos ang kanyang kamay, sinusubuan, itinatagilid, ibinabangon, binibit-bit sa kilikili para makatayo siya. Alalay namin ang mga anak ko para makalakad. Talagang hirap na hirap po ang kalagayan niya noon. Halos para kang nag-alaga ng sanggol na malaki. Lahat ng kailangan niya sa katawan, gagawin mo para sa kanya. So nung makita po namin na may improvement dun sa pag-inom niya ng products, tinuloy-tuloy lang po namin yon hanggang after 6 months. Nakakalabas na po siya ng bahay. Kuminis na po ang kanyang katawan. Yan pong picture na yan ay kinuhanan sa hotel doon sa Apari. Nakarating po kami doon ng December na siya ang nag-drive all the way back and forth. Payat man po siya noon tingnan, pero ang katawan po niya ay balik na sa dating sigla. Iyan naman po. April this year, nakarating po kami sa San Mariano, Isabela. Siya din po ang nagda-drive. Ganun po kaganda ang ating mga produkto. At ngayon po, balik na siya sa dati niyang katawan na healthy na ulit, mataba. Gusto niyo na po ba siyang makita ng personal? Eto po siya, si SFO3 Mario Raymundo. Nung una po, ayoko sana. Kaya lang, gusto ko makatulong. Kaya ho, pumayag na rin ako. Ilang beses na ho kaming iniimbita sa Green Hills na magsalita, pero tinanggihan po namin. Kaya lang, nung maisip ko, siguro marami kami matutulungan. Kaya pumayag na rin po ako.